Sabalita, Hataw, Hataw, Hataw. Last top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Hindi na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Punong-puno ng aksyon, balitaan, ugnayan at talakayan. One-on-one update sa DWBL. At ngayon, narito sina Roland Hota, ang batikang komentarista sa mabilis na aksyon, mga panawagan, tuloy-tuloy na paglilingkuran, isang tunay na paglilingkod bayan. One-on-one update. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Hataw! Number one sa balita! Hataw! 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 Bayan! 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 Action agad! Action agad! Hoy! Nako! Imputo alas 5 sa iyan, sibuhunan na po ng hapon. At live na live ang inilikod, Roland Hota. Standby lamang muna, lahat po ng ating mga kasama. Standby, all unit. Merry Merry Christmas! Hoy! Yung pong mga kababayan natin, ngayon po'y talagang ikangay bigaya na kanina magmaga. Nagabi pa lamang nagkabigaya na. Aba talaga naman, ibang klase. Ha? Ibang klase po yung mga kababayan natin ngayon. At umaasa tayo na lahat ay nakatanggap po ng regalo. Ha? Okay? Standby lamang muna, standby. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Saiming pa rin po ng awitin. Sangalan pa rin po ng DOA Energy International Manpower Service. At syempre ng inyong likod, Roland Hota. Live na live po tayo sa ating on the spot. Particular, ang programang Bayan Action Agad. Merry Merry Christmas sa lahat po ng ating mga kababayan. Ay nako, talagang matindi po yung mabungad kanina, no, ha? Sa lahat po ng mga naglalakbay, ingat po lamang. Ingat po kayo sa biyahe, ingat po lamang sa paglalakbay. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Hindi napigilan yung mga inaanak na magpunta po sa kanilang mga ninong at ninang. Kasama si tatay at si nanay, habang kalong din yung isang anak, para lamang ikangay makabisita sa kanyang ninong at ninang. Kahit na papano, sabi nga natin pagkapasko, para na lamang ko sa mga kabataan, ano, ha? Bagamat kahit kanina, kanilang maga, ay pinawi po tayo ng 6.3 magnitude na lindol na ni Anig ang Batangas na ipo mismong araw ng Pasko. Oh? Eh grabe, oh? Talagang medyo matindi-tindi po ito pa ikang ipagsubok na to. Kaya sa lahat po ng ating mga kababayan, muli-muli po natin sinasabi po sa inyo, maganda na po yung kahit na papano eh, lagi tayong handa at nag-iingat. Nag-iingat lamang, malaking bagay na po yun. At lalo na po sa mga kababayan natin sa mga lalawigan, ay Merry Merry Christmas nga pala, oh.
Di pong mga nandiyan po sa may gawi daw po ng Nueva Vizcaya, Solano at Bayumbong. Nueva Vizcaya, happy listening and happy viewing. And by the way, oh, kung gusto ko ninyong mag-text, mag-text po kayo sa 0927-878-1777. Maliban po dyan, pwede rin po kayo mag-text sa aming mga cellphone na nababasa po ninyo sa inyong mga screen. Hindi lamang po tayo naka-tele, television ngayon. Oh, radio tele po tayo ngayon. Oh. Sa pamamagitan pa rin po ng live stream, sa pamamagitan na rin po ng live Facebook, at siyempre ng YouTube. Ang inyong likod ay patuloy na nasasaksiyan at napapakinggan sa pamamagitan na rin po ng 1242 sa talapitan po ng inyong mga radyo. Happy listening and happy viewing. Naalala ko, birthday ng isang bigangay kapamilya ko sa Arimen. Happy birthday kasama Rene Santa Cruz. Ha? Eh matindi eh. Di ba? Ay nako, talaga naman pagka ganito Pasko. Ala, hindi mo mapigil ang tao. Walang social distance sa kabila ng bawat tahanan. Abay, kanina sinubukan ko po kumikot eh, no ha? Sinubukan ko mamasyal sa may gawi po ng Pasay, sa gawi po ng Maynila, ay yung pong mga may bahay at ang sinasabi, hindi na raw po sila masyadong naganda. Ha? Hindi na sila masyadong naganda dahil nga po doon sa sinasabing pangamba at baka wala naman din daw po dumating. At sabi ko nga po doon sa ating Facebook eh, malamang na maraming masisirang pagkain. Pero palagay ko, hindi naman, ano ha? At umaasa po tayo na wala pong masasayang dahil na rin po sa naranasan natin. Abay, eh, nung ilang araw, Ben? Hindi pala ilang araw, ilang buwan. Di ba? Matindi. Kaya sa mga kababae po natin, again, habang tayo po live na live, kahit na Pasko, sabi nga eh, on duty pa rin tayo. We work all the time, anytime, without overtime. Ha? Anyway, Merry Merry Christmas sa ating mga bossing, o sa ating mga sponsors, at siyempre sa lahat po ng ating mga kaibigan, maligayang maligayang Pasko sa inyong lahat. Kaya maganda na po yung ano eh, ha? Maganda rin kahit na paano, sabi nga eh, pagbati man lang sa pamamagitan ng radyo, sa pamamagitan ng YouTube. Ay nako, grabe talaga, ha? Merry Christmas sa ating station manager. Ay, maganda nga po din pala kay Merry Christmas kay Ate Ersa Cirillo Juneda. Merry Merry Christmas po. At maligayang Pasko sa inyo lahat. Sabi ko nga po sa inyo eh, kahit na po ganitong Pasko, kompleto pa rin kami rito. Lahat po kami rito ay nagtatrabaho. Para lamang ikaw nga may pagkalo pa rin namin ang sa tunay na servisyo publiko. At kung saan eh, sabi nga kahit na lumindul pa yan, kahit na may bagyot, may baha pa yan, ano mang ikaw nga ka-trahedya o kalamidad ang maranasan natin. At kapag pinagsama po natin eh, radyo at television, eh nariya pa rin ho kami. Oh. Hindi lamang ang impila ng DWBL, gila kasabi pa rin po ng KBP, kamisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Meron naman po pinangangamba ng marami nating mga kababayan. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga nangyayari. No? Ano kaya ang mangyayari sa kabila ng ilang araw na lamang, eh bagong taon na. Kasi mami ang alas 12, tapos na yung Pasko. Di ba? Kaya sa akin po ngayon, ang katanungan na lamang ng marami nating mga kababayan, makakahon ba? Kaya po ba natin bumangon?
sa kabila ng meron daw pong nagdiriwang ng kasiyahan ngayong Pasko, pero meron din naman kalungkutan at nagdadalamhati ngayong Pasko. Kaya nakakalungkot nga po naman eh, dahil po kasi kung ganito ng ganito'y mararanasan, sabi nga nila, ano kaya mangyayari? Ha? Paano kaya maganda pang dapat na gawin at pagandahan sa dami ng marami nating mga kababayan, ha? Bayan! 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 Action agad! Action agad! Abay, magpapalit na lamang po ng taon eh. Nagtataka ako bakit ganito ang sitwasyon. Oh, pero wala tayong magagawa eh. Nasabay-sabay na po yan eh. Climate change. Mag-isaway. May pumutok na bulkan pa sa Hawaii. Diba? Kaya sabi nga po nung ano, kaninang magawin, nagsabi sa akin, bakit na sunod-sunod yung lindol? Pagkatapos doon tinalakay ng isang Carolan Hota sa ating pagkikipagpanayam kay Asik o Yusek Renato Solido ng Pillbox. Abay, so katakalain mong ano? So katakalain mong ikaw nga'y nagsunod-sunod ng lindol? Pero teka, sandali ha. Kunin natin si Pillbox sa Solidum para malaman natin kung ano pa talaga yung nagkakadamdamin ng marami nating mga kababayan. Stabay lang muna kayo. It will run about the breeze and pull the gowans fine, but we've wandered many weary fet since days of old lang syne, and we twa he paddled in the barn frame. Abay, saka nakakita, Pasko-Pasko, no, ha? Talagang matindi, ha? At kapag ka nasa linya na, kapag ka nasa linya, sabi mo, request lang tayo ng konting interview, konting panayam, ha? Oo, para malaman natin, ha, kung ano ba talaga nangyayari, ha? At ano nga ba yung ano? Matindi eh. Marami po kasi sa mga kababayan natin ang talagang ikang ay nagkaroon ng matindi problema eh, ha? Asik rin ato sulit. Said the night wind to the little land. Do you see what I see? Do you see what I see? Way up in the sky, little light. Okay, at nasa matalin natin at nasa kabila linya na natin si Yusek Renato Solidum. At malaman natin kung ano yung pwedeng ilagay at ipikalap sa atin na impormasyon. Ano? At first time ko na naranasan at ikaw nga sa mga kababayan natin. At nasa linya na ba? Ay, ayun, nasa linya na si Yusek. Ano? At Yusek, Solidum, magandang hapon po sa inyo. Yusek, magandang hapon. Apo, good afternoon po. Sir, at kung naalala po ninyo, nung nakaraling ko, nag-ugdayan pa lamang tayo eh. Dahil po doon sa lindol eh. Kaninang umaga, nakaranas na naman po tayo ng lindol. At ano po ba yung maring asahan pa ng marami nating mga kababayan? Matapos po yung lindol kaninang mga alas 7:40 po ng umaga. Yung 743 na lindol po kanina, magnitude 6.3, no, ito turing na malakas na lindol na yon. Kaya lang, pagdating sa lalim, 109 Apo. Kilometers. Kaya ang nangyari, hindi ganun mapanira ang lindol kanina. Although ang pinakamataas na intensity, malakas na rin, intensity 5. Yung mangyayari po niyan, dahil sa lalim po ng lindol, may mga aftershocks na maitatala. Ang nangyari na po yan, may kitrenta na ang aftershock. Pero paramihan po dyan ay maliliit lamang at hindi mararamdaman. Sir Solidum, nagkasunod-sunod po itong lindol na to, no? At yung isa doon sa isang lalawigan, tapos kahapon sa Masbate. At ito naman ngayon sa gawin ng Kalatagan Batangas, kundi ako nagkakamali. At parang lumalakad na hindi po natin malaman kung may tinutumbok itong lindol na to. Masasabi ba natin gano'n na meron siyang talagang direksyon na pupuntahan o talagang kusa na lang biglang mangyayari? Wala naman pong direksyon na sinusunod yan. Pero yung mga pinapanggalingan po ng mga lindol na itatala natin, ay known naman, o alam naman natin ng mga earthquake generators yung pinapanggalingan nila. So hindi naman po nakakapagtaka yan. So kasi naalala ko po ng ano eh. Kanina kasi habang nagkakapi po ako sa sec, nabigla ako. Naranasan ko po yung galaw ng katawa ko na way back 1968, nung Ruby Tower. Pero kanina, abay talagang
na ito, kinikilabutan ako ngayon. Daramdaman ko talaga yung yugyug kanina. Akala ko, inabot na ako ng high blood. Abay, malakas po yung kanina doon po sa gabi na Kalawan at Bae, Victoria, Laguna, Jose Solidum. Ah, nandun po kayo sa Laguna kanina, no? Opo. So, ibig sabihin, dahil po malalim yung lindol, depende po yan kung saan kayo, pero yung naramdaman nyo naman, mga intensity 3 to 4 lamang, yung mga siguro, yung mga nakaupo o nakahiga, mararamdaman yun. Pero yung mga kumikilos, naglalakad o may ginagawa, hindi masyado. Pero tama kayo, nasa mga unang segundo, parang inaalog ng bagya yung kung saan man kayo. Opo. At maya-maya ay parang dinuduyan ng mahina. Yun po naman ay hindi mapanira at nagkataon lamang na siguro naramdaman nyo lang. Nakaupo lang kayo kasi nagkakapi kayo. No? Opo, nagkakapi ako so, kanina, Yusek. Hindi naman lahat ng tao naramdaman yun. Yung iba natulog-tulog lang. Oo. Pero sa tunay na malakas na lindol, eh lahat na magigising kung talagang malakas yan. Pero medyo nagtagal po ito kanina, sir, ha? Medyo nagtagal po ito, Yusek, kanina. Sa totoo lang, at akala ko nga, siguro, niisip ko sana, mga walong yugyugan lang, eh. Medyo mahaba-haba po yung yugyugan kanina, eh. Depende rin po yan sa, again, yung pag-uga doon mismo sa pinanggalingan ng lindol sa ilalim. Sa aming instrumento, 4 na segundo lamang yon. Pero yung earthquake wave, na yun yung dali mismo mararamdaman niya dito sa ibabaw, magtatagal po yan, depende po yan sa lambot ng lupa, depende yan sa disenyo at kondisyon ng inyong bahay o building. At syempre, kung 4 na segundo yung talagang pagyugyog doon sa pinagmulan, eh mas matagal pa ng kaunti ang mangyayari. Pwede pong mga 10 seconds total na pag-inig. Kaya lang syempre, kahit na tumigil naman po yung pagliligid ng lupa, yung mga nakabitin at yung gumagalaw ay tutuloy-tuloy pa rin hanggang tumigil. Kaya hindi naman talaga minsan tunay na pagkilos ng lupa na yung nararamdaman natin. Kasi parang nagva-vibrate pa lang yung mga bahay o building natin, tinutuloyan. Yung po ba nga ba ng oras sa Yusek Solidum, alas 7.43, at sa oras na ito, na 16 naman ito, makalipas ang alas 5 ng hapon, may posible pa rin bang makaranas ng aftershock? Posible naman po, nararanasan pa rin natin yan. Depende na rin yan kung ano ang mangyayari pa. Kung may sumunod din bahagya malakas, eh, tatagal pa yung aftershock. Pero, kitin po natin na yung Manila Trends ay malalim ang abot habang sumusok-sok yung bloke ng bato sa karagatan ng West Philippine Sea pa ilalim. Apo. At napakahaba po niyan, from Taiwan to Mindoro po yun ang haba. So anywhere naman along the Manila Trends, pwedeng kumilos. At yan po ang posibleng mangyayari. Ang siguro, kailangan lang nating alamin, ang Manila Trends ay isa sa mga earthquake scenario generator na ating binabantayan na dapat paghandaan sa Kamanilaan at karating na Kutitsa. Bilang naman yung West Valley Fault na ating parating nababanggit at napapag-usapan ang pagmumula ng isang malakas na pag-inig. Noong August 2017, pasado launa, nagkaroon din ng magnitude 6.3 na lindol. Yan sa Batangas, ang reference lang natin ay nasa Batangas. Pero 6.3 din yon. At mayabiyok din ang Kamaynilaan. Siguro po, kung may opisina lang ang Kamaynilaan during today, no? Opo. Siguro yung mga tao na nasa high-rises ay mararamdaman talaga ng matindihan. Oo. Kung nataunawa, marami kasi nag-uwian din eh. Pero samantalay ko lamang po itong pagkakot na to. Hindi po ba ito delikado doon sa mga tinatag natin mga naninirahan sa tabi ng dagat? Sa kabila ng ang karatagan na yun. Opo. Yung posibilidad po ng tsunami, wala pong possibility kanina. Kasi unang-una, napakalalim po ng lindol. Nung initial estimate namin, may 70 kilometers. Ang kailangan po ng tsunami ay mababaw na lindol at magnitude 6.5 at least. So sa dalawang parametro, magnitude 6.3 lamang at lalim na dapat mga 30 to 50 kilometers lamang ay mahigit na po 70 kilometers at 100 na kilometers ang lalim. So hindi po talaga magkakaroon ng tsunami. Ng tsunami. Okay. At Yusek, maraming salamat sa oras na pinagkalob niyo po sa amin. Kahit na Pasko-Pasko, inabala namin kayo. Ano po misahin niyo ngayon sa mga kababayan natin na nakatutok at nakikinig ngayon na hindi lamang nationwide, worldwide, tayong napapanood ngayon, Yusek? Well, unang-una po, ang walang pinipiling oras, araw o gabi o holiday o hindi. At ang importante ay handa tayo parati sa mga biglaang malalaking mga pangyayari. Mm-hmm. So dito sa Pilipinas, kapag nasa baybayin tayo, maliban sa pag-uga ng lupa, tsunami din ang paghahandaan.
at yung nasa inland, no, mas nasa inner portion, opo, yung paghinig ng lupa ang ating pagbabantayan. At napaka-importante pong gawin yan. At sa panahon ng pandemic, kung sakaling mag-evacuate tayo sa mga bahay, mga building, dapat may mask, at pagdating sa open area kung saan tayo mag-evacuate, ay meron tayong physical distancing. Oh, okay. Maraming maraming salamat, Yusek Renato Solidum. Maraming maraming salamat po at Merry Merry Christmas. Set the little lamb to the shepherd boy. Si Yusek Renato Solidum ng Pillbox. Ayan po, napakinggan po ninyo. Huwag din tayo masyadong maging kampante, pero maganda na rin po yung sabi nga eh, napapagandaan. Walang pinipiling araw, walang pinipiling oras, walang pinipiling holiday. At maaaring maranasan ng bawat isa kapag ganito na po yung ikangang pumapasok na eh, lindol eh. Bayan! 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 Action agad! Action agad! As big as the sea. Ay nako, talaga naman grabe ano ha? Anyway, sa kabila ng ikang ay Paskong-Pasko, kaninang umaga nakaranas po tayo ng ikang ay pagyanig. At umaasa naman tayo kahit na paano eh, naging masaya naman sa pagpamamasyal at pamamasko yung mga bata sa kanilang mga ninong at kanilang mga ninang. Ano, ha? At talag mo nga ng konti ang news for natin para mabasa ko, hindi ko mabasa. Ano, ha? Pero anyway, at tuloy-tuloy pa rin po tayo at bigyan ko naman muna ng daan. Ito pong sinasabing 50% efficacy ng Sinovac, ah, na acceptable ayon daw po sa DOST. Abay, katanggap-tanggap pa rin ang 50% rate ng Sinovac ayon sa Department of Science and Health o DOST matapos lumabas po ang resulta ng last stage sa Brazil. Ito ay nakabase sa standard ng World Health Organization ng minimum efficacy rate ng bakuna laban sa COVID-19. Ay naman po kay DOST Philippine Council for Health Research Development Executive Director Jaime Montoya, maaari pa rin bumaba o tumaas ang efficacy rate ng bakuna depende sa magdami ng tuturukan. Kaya ang efficacy ng Sinovac ay malayo sa 90 o 95% ng Pfizer at ng AstraZeneca. Yan. Abay, talagang maganda na yung naghahanda talaga tayo. Ha? At ay, sa mga kababayan natin, ha? Na patuloy. Apilisin nga pala muna sandali. Mayab na bengi kay Kongan. Diyan po sa mga kamagpangan. Yung pong mga taga-Porak, nagpapabati natin. North and South na po. Ano eh? Porak sa Arayat eh. Apilisin nga na viewing. Maging doon po sa mga taga-Kabyao, Nueva Ecija, boundary po ng Pampanga yan. Kasi pag sinabi niyong Pampanga, dami pong boundary niyan eh. Ah, ay yung Pampanga, yung mga bayan na yan, ah, kagaya po ng Dinalupian, boundary na po yan ng Bataan, Lubao. O, Lubao, pagtawin nyo, Dinalupian, Bataan na po yan. Boundary pa rin pa ng Pampanga yan. At pagkasaway ng Tarlac, yun, dun mismo sa pinaka-Bamban, boundary pa rin po ng Pampanga, Tarlac yan. O, para alam po ninyo, sa Cabiao naman, boundary pa rin po ng Nueva Ecija. At pagka sa Bulacan naman, eh yan po kalumpit, Bulacan. O, oh, yan po yung boundary at pagtawi niyan, eh, Apalit, Pampanga na po. Para sa kapatira lamang ng mga nakikinig sa atin, Merry Merry Christmas sa inyo. Ay nako, talagang medyo ano lamang, medyo maganda-ganda na po siguro yung ika nga ganito pagkakataon ay nakikita. Ika nga may kalungkutan, dahil kanina may tumawag sa akin, paano ba kami bibiyahe bukas papunta ng Pangasinan? Ay nako, bayan! 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 Action agad! Action agad! Maraming hindi pa rin po nakakabiyahe. Hataw! Number one sa balita! Hataw! Ang dahilan, yung pong mga requirements na dapat sana ipagkalob ng mga barangay. Barangay na sinasabi nagpapahirap sa kanya, sa kanyang mga constituent. Hindi ba rin na sanang pumila, kahit na magtsaga pa pumila maghapon, wag lang may babayaran. Dahil pagka may babayaran na rapid test na 1-2, abay, napakahirap niyan. Ang matindi, alam ba ninyong meron pong lumabas na travel pass for sale? Sabi nga po ni Mr. Realidad eh, sa ngala pa rin ni Mel Hota ng Realidad, ng Tonight Police Files, abay, grabe. Sa akin nakakita, ultimo daw po dyan sabi gawin ng oh, Quezon City, bangitin na natin. Quezon City at Maynila, pagka gusto mo ng travel pass, ah, magbayad ka lang ng 1,000, bawat isa. Eh kung lima kayo, di 5,000, haba. Eh pagka ganyan na ganyan, ano mangyayari? Ah, ibig sabihin eh, magkakanya-kanya na naman po ng diskarte ang marami nating mga kababayan. Happy listening, happy viewing. Yung pong mga nandiyan sa gawi ng San Pablo at Tiaong Quezon.
Bayan! 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 Action agad! Action agad! Punong-puno ng aksyon, balitaan, ugnayan at talakayan. One-on-one update sa DWBL. At ngayon, narito sina Roland Hota, ang batikang komentarista sa mabilis na aksyon, mga panawagan, tuloy-tuloy na paglilingkuran, isang tunay na paglilingkod bayan. One-on-one update. Top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puno na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Pero tuloy-tuloy po tayo at mamasyal tayo sa gawin ng Cagayan, partikular sa ito'y lungsod ng Tuguigaraw at lungsod ng Apari. Nasa linya natin si Roger Ironio, ang ating COPSAP Cagayan. Samantalay natin yung pagkakataon. Merry Merry Christmas, Roger! American Plus sa Carolan. Yung inaanak ko, ha? Si COPSAP. Oo, wala gina. Si COPSAP. Oh, kumusta naman kayo? Ang pangalan ng inanak ko. Anak ko, sa din pa yung pinangalan ko talaga sa COPSAP. Oy, yun, totoo po yun. Hindi ko nagbibiro si Roger. Sa mga nanonood po sa amin at nakikinig ngayon, si Roger Ironimo, dahil po sa pagmamahal niya sa COPSAP, pinangalanan niya talaga yung kanyang anak na COPSAP Ironimo. Tapos yung sudanin ko ng Guardians COPSAP. COPSAP pa rin. Jer, kumusta naman kayo dyan sa... Nasaan ka ngayon? Apari o Kalabanyugan? Kamalanyugan, Kanolan. Kamalanyugan, Cagayan. Cagayan. Oo. Okay, tanong. Kumusta naman yung mga kababayan natin dyan, Jer? At Merry Christmas sa kanila. Merry ba o may kalungkutan at o may kasiyahan? Dito naman sa amin, Karolan, okay naman na dito sa amin. Pero yung nakalipas na baha, kawawa talaga yung sa Tuguigaraw, saka sa, kawawa talaga sila sa Tuguigaraw, sa tataanan ng sa Cagayan River, talagang nababa sila, Karolan. Sa yung mining na nangyari, nakalipat. Oh, madali sabi, hanggang sa ngayon, siyempre, dama pa rin nila yung kahit na wala ng tubig, di ba? Dama pa rin nila yung ikangay inagpis o sakit ng loob dahil dyan sa naranasan nilang pagbaha na hindi nila naranasan ng mga nakalipas na paroon. Oo, Karolan, yung nakalipas na taon, ngayon na nangyari talaga yung ito dahil sa Unisys na yan na yung walang tigil na pag-ulan. Yun nga, alam mo dito sa amin, dito sa Cagayan, yung mga ibang tao, masaya yung Pasko nila dahil mayaman sila. Pero yung mga iba na kagaya ko, kagaya namin, parang walang Pasko. Walang Pasko? Hindi nyo maramdaman, ha? Hindi nyo maramdaman yung Pasko? Hindi namin maramdaman. Ako rin, hindi ko naramdaman, Karolan. Hindi, alam mo naman, pagka Pasko, sabi nga, Jer, ipadama na lang natin sa mga kabataan. At talo na nga, sa kabila nga ng pandemya o COVID-19, nakalulukot na ganito yung naranasan natin simula ng pagpasok ng 2020. February pa lang yata, nag-lockdown na rin sa inyo, o January pa lamang, lockdown na rin kayo, Roger. Oo, Karolan, ganun nga talaga. So, madalang sabi, marami pa rin ang hindi nakabiyahe. At marami pa rin ang gustong bumiyahe dyan sa inyo at umuwi, pero hindi makauwi at hindi man lang nila mayakap, hindi man lang nila makumusta yung mga kamag-anakan nila dyan sa Cagayan, na Roger. Oo, Karolan, talaga yan. Oo, ngayon nga, nagpapasko yung mga iba, hindi nakaka-uwi. Mayroon nga nakaka-uwi, pero mahal yung mamasaya, 3-5 ang ban. Magkano yung ban? Certificate, gano'n. Magkano yung ban? 3-5, Karolan. 3,000? Manila to Cagayan. Ano yun? Ilan ang sakay noon? Mga 5, Karolan.
Lima? Lima-anim. So, madali siya. Lima-anim, ganun. Madali sabi, aros mga 20 mil na yan. 17,000. Oo, kung may ban ka na lima, eh, magkakapera ka na. Iyaman ka na sa loob ng isang taon. Iyaman ka na. Yung isang buwan lang, yung laking pera na nun. Pero mga... Oo, Karolan. Street-street yan. Rotating ang, ano, takbo ng mga sakyan. Normally, ilang oras ba paglalakbay? Pagka ban ang sinakyan mo, hindi bus, ha? Hindi bus, hindi jeep, hindi taxi, ha? Yung ban, ha? Yung mga... Ban, tinatawag natin mga UV vehicle, di ba? UV. Oo. High ace, yun ang Karolan. High ace. Oh, mga ilang oras yan? Magmula dyan sa Calamanyugan o Apari, all the way back to Manila. Mga 1 or 2 Karolan, 10 ganun, kasi may mga idadaan na mga pasero, ay, austosyon, door-to-door yun, di-deliver na, ano, driver. Ayun. Ah, pagkasinabi mo na. Kung ano yan, papel, yung sa certificate, kompleto yan, bago makaalis. Hoy, maalala ko, ha? Yaman din lamang, nandiyan ka nga pala sa Apari at Cagayan, Jer. Nais kong iparating sa'yo na ang ating sponsor o DOA, Energy International Manpower Service, ay patuloy na nangangalap pa rin ang mga manggagawa sa abroad, no? Ulitin ko, no placement fees, no fees to be collected, walang dapat bayaran, at hindi dapat dumaan sa broker, at hindi na dapat dumaan sa illegal recruiter. Baka meron kang mga kababayan natin dyan. Particular, yung mga Ibanag, Itawis, Ilocano na naghanap ng trabaho para makapagtrabaho sa abroad. At pagsadyahin mo lang dito at itawag sa'yo. At itawag mo rito sa amin. Sisiguro din sa'yo, maski hindi na siya magpunta rito, may online tayo, may online application tayo, at meron din pupunta sa kanila mismo dyan sa Apari, Roger, o kaya dyan sa Calamanyugan. Ayaw ko, Karolan. Salamat sa sinabi mo yan. Talagang marami talaga ang gustong... Okay, kahit ganito na pwede niya ang mayayari, eh, siyempre sa hirap ng buhay, maraming gustong mag-upload pa rin para ang mga pamilya nila dito dahil sa hirap ng buhay. Siguro, ito na yung magandang pagkakataon mo, Roger, no? At sa tulong pa rin ng GOA Energy International Manpower Service, kagaya na sinabi ko sa'yo, sa akin ka na magsalita kung ano gusto mo, ha? Dahil mas marami tayong matutulungan nating mga kababayan, Roger, dyan mismo sa Cagayan, ha? Cagayan Province, particular Apari, Calamanyugan, Lalu, Santa Ana, ang dami niyan, eh. Hindi ba? Oo, Kalola, talagang marami dito. Talagang marami ang mga naghihirap dito dahil sa... yung ulisis na yan, tapos yung akademya na yan, talagang ang hirap talaga ng isang kahit isang tuka na lang talaga ang nangyayari dito sa Karolan. Wait, kung nakamonitor sa atin ang ating sponsor na DOA Energy International, nagtatanong kung ano daw mga kategorya. Ang alam ko, domestic helpers, may factory workers, at mayroong mga skilled at unskilled workers ang patuloy na ikangay pinaalis ng DOA Energy International Manpower Service dyan. Kaya pagkakataon mo na to, particular dyan sa gawin ng Cagayan, Itawis, Ibanag at Ilocano Region ay makapagpadala ka ng mga manggagawa. At sa dyan lamang ka makami rito o kaya tumawag sa'yo dyan mismo sa area mo sa Calamanyugan, Roger. Okay, Karolan, ilagay mo na yung city number ko dito sa ano mo, undiin mo, tapos kung kontakin ako, may Facebook naman ako, ganun. Okay, Karolan, salamat sa sinabi mo dyan at kung may nakikita kong mga taong gustong mag-apply. Oh, sige. At kung kinakailangan na sundin sila dyan nang wala silang gasto, sa ulitin ko, ha, pwede silang asikasuin ng DOA Energy International Manpower Service. Hindi na sila kailangan mismo ikangay kumasas pa. Ang malaga ay meron silang kompleto requirements. Okay? Okay, Karolan. Sabi mo lang sa inyo, requirements. Saan bang lugar yan pupunta? Middle East ba o ano? Merong Middle East. Meron tayong Hong Kong. Meron tayong Singapore. Merong Asian countries. May Taiwan. Kompleto. Kompletong basa. Alam mo, halos 200 workers every month ang talagang ikangay pinalalabas nitong DOA Energy International Manpower Service. Okay, Karolan, salamat yan. Pagsabihin mo na ako, sabihin kita, i-update mo na ako, i-update kita. Sige. Maraming salamat, Roger. Okay, salamat ka na. Merry Christmas to all. Merry Christmas. Ayun, si Roger Eronimo. Oh. At Merry Christmas and Happy New Year kay Roger.
live mula po sa Cagayan Province, particular sa gawin ng Kalamanyugan, katabi ng Apari, Lalo, Santa Ana, Cagayan Province, or Region 2. Okay? Yan, ito. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Okay, at sandali lamang. Meron na pumasok dito sa akin, ha? Karolan, baka pwedeng malaman kung ano daw po yung mga category. What category are you looking for? At we are from Ilocos at ano yan? Cagayan Province. Ayun, sige. Wag ko kayo mag-alala. Ipa-plug natin yung cellphone number ni Roger at para doon sa kanya dyan sa gawin ng Apari ay magpunta yung mga aplikante. Ho. At sa tulong pa rin ng DOA Energy International Manpower Service, abay, Merry Merry Christmas, ha? Merry Merry Christmas. Tabay, sa oras pa rin na 35 minuto makalipas ang ikalima pa rin ng hapon. Punong-punong aksyon, balitaan, ugnayan at talakayan. One-on-one update sa DWBL. At ngayon, narito sina Roland Rota, ang batikang komentarista sa mabilis na aksyon, mga panawagan, tuloy-tuloy na paglilingkuran, isang tunay na paglilingkod bayan. One-on-one update. Santa came to the people everywhere. Listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. Beno, matapos po ninyong napakinggan si Roger Jeronimo live mula po sa Kalamanyugan sa gawi po ng Apari o sa gawi ng Cagayan Province. Mamasyal naman tayo sa gawi ng Pangasinan. Nasa lalawigan ng Pangasinan si Joseph Mariano. Joseph, magandang hapon. Yes, isang magandang hapon kasama ng Roland at sa ating mga tagapakinig ng DWBL by Action Again. Hoy, kumusta naman dyan sa Pangasinan? Nakaranda ba kayo na lindol dyan? Nakaranda ba kayo na lindol kaninang maga? Wala kasamang Roland. Walang naramdamang lindol dito sa Pangasinan kasamang Roland. Oh, particular dito sa bayan ng Asinggan. Malayo kasi kayo eh. At nasa Batangas yung ano, yung lindol kanina, yung pinaka-epicenter eh. Opo, opo, kasamang Roland. Anyway, kumusta naman yung ating mga kababayan pagka ganitong ikakay, Paskong Pasko, Joseph? Ayun, medyo nakakapanibago nga lang dahil nga sa itong nangyayari sa atin na COVID, hindi sila masyadong nakapagsaya itong Pasko na ito kasamang Roland. Oh, pero sabi nga pagka Pasko, magbigayan tayo. Kaya kahit na papano, yung mga ninong at ninang, si tatay at si nanay, kasama si inaanak, papunta rin kay ninong at ninang, kahit na papano, sabi nga, pasulput-sulput, kahit na ika nga iwas-iwas ng konti sa COVID, sabay social distance, ang mahalaga makarating lamang yung ika nga re-regaluhan. Yan. Oh, yun nga, kasamang Roland. Sagahan nga pala, kasamang Roland, hinihiling ko lang sa ating mga tagapakinig na ipanalangin natin yung ano, yung isang kasama nating hepe, si Colonel Pascua, kasalukuyang nasa operasyon po siya ngayon. Uy, bakit? Tinamaan po ng ano ng appendix at saka gallstone, kaya operahan po siya ngayon kasama rin. Ayun, yan ang sinasabi ko eh. Pero anyway, let's pray for the immediate recovery. Si Colonel Gary Pascua, no? Opo, kasamang Roland. Okay, at Pascua, ganun ang nangyari sa kanya kasamang Roland. Alam mo, masakit yan, ha? Naranasak niya ang gallbladder. Sir, hindi biro sakit yan pagka talagang sumipa na yan sa gawing kanan o gawing gitna ng tinatawag na puson. Nako, ang sakit niyan. Naranasak ko yan nung ako'y napabiyahin ng Tacloban eh. At pasalamat ako, sabi ng doktor sa akin. Next time pagka ganyan, huwag niyo masyadong titisi na sakit. Baka kayo'y ma-cardiac arrest. Aba, grabe talaga yan. Anyway, at nandiyan ka naman eh. Monitor mo na lamang si Colonel Pascua, ang Chief of Police ng Alaminos, na ngayon eh sana sa kanyang immediate recovery. Pagkaganito, kumusta naman yung Pasko mo? Masaya ka naman. Ikaw lang yata, Mary. Kabilang ang Christmas eh. Kahit na ano, kinatulugan na lang natin yung Pasko kasamang Roland. Tinulugan mo na lang?
Oh, eh, ganyan talaga kasama ng Roland. Eh, hindi naman tayo makapagkaroon ng party para ano. Kaya natulog na lang. Dinaan mo na lang sa tulog. Anyway, at nais ko lamang iparating sa iyo dyan sa lalawigan ng pagkasinan na Joseph sa mga nanonood sa atin. Alam ko marami sa mga kababayan natin, mga panggalatok, pangasinense o pangasinan, eh naghanap ng trabaho patungo sa abroad, ano ha? Eh pagka patungo sa abroad, nandito pala, nandito pa rin ang DOA Energy International Manpower Service. Ha? No fees to be collected at no placement fees na sinasabi. At kung may requirements ka, mag-apply ka lamang. At kung sakasakaling grupo sila riyan, sabihin mo lamang sa akin at baka pwedeng ipasundo natin sa isang van, ano, nang wala silang gagastusin. Nasa hirap kasi at naranasan natin pandemya, Joseph, eh. Mahirap na ngayon. Wala na, hindi na dapat, hindi ka na dapat nagsasala ng motorsiklo o kaya ng bahay o kaya nagbebenta ka ng kalabaw. Ha? Iwasan natin yung illegal recruiter. Iwasan natin yung mga illegal broker at mga illegal agent. Baka pwede pala akong mag-apply dyan kasama ng Roland. Oh, overskilled ka na eh. Di ba? Anyway, para sa mga domestic helpers o kaya skilled, unskilled at factory workers, kagaya na sinabi ko, bukas ang DOA Energy International Power Service para na rin po dito sa ikangay pagsasayos ng tamang proseso para sa pag-abroad, ano ha? Ulitin ko, hindi lamang Asian countries, Middle East, saan man panig ng mundo, nariyan pa rin ang DOA Energy International. Joseph? Ayun, kasi mga Roland, at sige, hanap tayo ng ano, mga mag-a-apply para at least naman makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Oo, alam mo, itong pandemyang naranasan natin, ilang milyon ba yung pinauwi? Eh, paano makakabalik, di ba? Paano babalik sa abroad yan? Ngayon, para magkaroon ka ng mabilis na pagbabalik sa abroad, come and visit us dito sa Top Business Center. Nandito lamang po kami sa may Top Avenue, malapit sa Quirino Avenue, no? Top Business Center. At itanong nyo lamang po yung DOA Energy International Manpower Service. Oh, para sa inyong kabatiran, pwede ko kayo tumawag at magkakalam ni Joseph Mariano yung aming mga numero. Kagaya po na sinabi ko, kung kayo yung grupo, ha? Kasi baka grupong mga pangasinense o mga panggalatok, eh malaman lamang natin at pwede natin ipasundo yan, okay? Dahil sa hirap okay, natin ang biyahe, tingkukuha natin kagad ng maayos na dokumento, okay? Okay, kasamang Roland. At yun, papaalam muna ako kasamang Roland. At ito ang iyong kasama, Joseph Mariano, para sa Bayan Action Again. Si Joseph Mariano live. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Yan, napakinggan po niya si Joseph Mariano live mula pa rin po sa lalawigan ng Pangasinan. Dami natin pinasyalan, ano ha? At sana mapasyalan din natin yung ilang pa nating mga kababayan sa gawi pa rin po ng Isabela at siyempre sa gawi pa rin ng Quezon. Ay naku, sino ba pwede natin tawagan sa gawi ng Quezon? Si Argel Lusloso, ha? O kaya si De Lusloso? Baka pwedeng makontak natin, ano ha? Anyway, alas 5:41 na po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin ang inyong likod, Roland Hota. Sa Bayan, action agad. Stabay lamang muna. Punong-puno ng aksyon, balitaan, ugnayan at talakayan. One-on-one update sa DWBL. At ngayon, narito sina Roland Hota, ang batikang komentarista sa mabilis na aksyon, mga panawagan, tuloy-tuloy na paglilingkuran, isang tunay na paglilingkod bayan. One-on-one update. Hataw, number one sa balita. Hataw, hataw, hataw. Bayan, bayan, bayan. Action agad, action agad. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Kung naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Bayan! 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 Action agad! Action agad! Hataw! Number one sa balita! Hataw! 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 Bayan! 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 Action agad! Action agad! Hataw! Number one sa balita! Hataw! Hataw! Hataw!
Bayan, bayan, bayan. Action agad, action agad. Hataw, number one sa balita. Hataw, hataw, hataw. And the soul held its worth. Punong-puno ng aksyon, balitaan, ugnayan at talakayan. One-on-one update sa TWBL. At ngayon, narito sina Roland Rota, ang batikang komentarista sa mabilis na aksyon, mga panawagan, tuloy-tuloy na paglilingkuran, isang tunay na paglilingkod bayan, one-on-one update. O Beno, tuloy-tuloy po tayo. 15 minuto bago sumabit ang alas 6 po ng hapon. Sinasabing panawagan ng United Nations na iwasan ang patayan at paigtingin, pananagutan matapos mabalita ang pamamaril ng mag-ina sa Panikitarlac. Ayon na rin po kay Gustavo Gonzalez, UN Residence Coordinator ng Bansa, ang pagtutulungan ng Pilipinas at UN ay makapagpapaigting ng kultura na protektahan ang mga mamamayan. Pinagbasihan din ng UN ang high number ng patayan sa bansa na nagdudulot ng masamang imahe sa seguridad at development ng bansa. Actually, hindi lamang yan eh. Apektado pati turismo eh. Matatandaan na pauna ng sinabi ng PNP na isolated case ang nangyaring pamamaril sa Tarlac. Nakakalukot nga po naman ano ha? Anyway, at least mayroong kumilos sa United Nations, sa UN. Pangulong Duterte ay sinasabing maaring magbeto ng ilang paglalaanan ng pondo sa taong papasok o 2021 na budget, na kung saan ay gagamitin ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang veto power. Ha? Para lamang ika nga, alam mo, pagka gumamit kasi ng veto power, ibig sabihin eh, baka nababagalan eh, o baka meron pang mga adlang eh, di ba? O eh, pagka ginamitan ko kayo ng veto power, hindi, malaki pagkakaiba ng kilikili powder. Kilikili power. Ha? Kaya sa mga kasama po natin, obserba na lang po natin. Dahil sinabi na po ng ating Pangulo, nagagamitin niya kanyang veto power para magtanggal ng iilang item at kasama dito ang 2021 General Appropriation Act. Yan. Okay. At happy listening and happy viewing sa mga nasa Taiwan. Yung mga nandiyan daw po sa Silin, yung mga night market, ha? Alam po ninyo, kahit na ganitong Pasko, eh, sa mga Chinese kasi, lalo nandiyan sa Silin, sa Central Station ng Hong Kong at sa plaza ng Singapore o sa Indian Place ng Singapore, eh, ito po mga kababayan natin, talaga nagtitipon-tipon dyan, eh. Ito lamang yung ikangay pagkakataon na magkasama-sama yung kapwa mo Pilipino at kahit na konting ikangay baon lamang, ang malaga magkakaharap kayong magkababayan. Ha? Eh yan po talaga yung ugaling Pilipino. Masasabi natin eh, kaugalian na po natin yan eh. Na talagang kapag kami kababayan ng Pilipino, no matter kung sa probinsya ka, kay Batanggenyo ka, nakakarap mo eh, Bisaya, di ba? O kaya naman ikaw magpangang ka, karap mo eh, Chabacano, ganun talaga yan. Ha? Merry Merry Christmas na rin po sa inyo lahat dyan, kayo po mga ikangay bayaning Pilipino. Ito po mga OFW natin na nandiyan po sa Kaohsiung, Taoyuan, sa Mauli, Silin, at Taipei. At ganun din po naman sa Hong Kong, apilisinin at gayong mga nasa Macau. Marami pa rin sa mga kababayan natin eh, talagang ikangay, sige, tiis lamang. At gapang lamang, para lamang ikangay kumita ng maayos at may dangal. Ha? Alin yun? Paano naman daw yung nag-ipon? Ayun, ito, lumalabas po rito sa aming computer eh. Ang sinasabi,
Carola, nakakalungkot yung nagpakasipag-sipag ka, nagpakaipon-ipon ka. Pagkatapos pagdating mo dito, may sakit at karamdaman ka. Kulang pa yung kinita mo, pambayad sa ospital at doktor. Well, talagang ganyan ang buhay. Kung yan ay pinagkaloob sa'yo ng may lika, ah, kung yan ay pinagkaloob sa'yo na nagbigay ng hiram na buhay, wala akong masabi kundi tanggapin natin yung kalooban na yan. Tanggapin natin yung ipinagkaloob na yan. Wala naman siguro may gustong ano eh. Di ba? Wala naman siguro may gustong mag-ipong ka, magtrabaho ka nga, magtrabaho ka. Ano mo, pagka naalala ko po kasi ito, meron po ako mga ganyang kamag-anak eh. Talagang nagsumikap, nagtiis, nagtrabaho, nag-ipon. At sa pag-ipon, ang inaasahan ay ginahawa ng buhay. Pero bandang uli, may karamdaman. Nauwi lamang sa doktor. Ha? Nauwi lamang sa ospital yung kanyang ikang ay pinaghirapan. At doon lamang pala mapupunta sa bayarin sa hospital bill. Ay nako. O Beno, at tuloy-tuloy pa rin po tayo. Merry Merry Christmas na rin po sa mga nariyan sa mga kababayan nating hindi lamang yan, sa Wari-Waray. Ha? Sabi sa akin eh, Carolan, diri sa Liti, diri sa Katbalugan, damo nga diri man maupay. Ha? Damo nga man diri man maupay ang buhay. Oh, diri, bari, di bali. At maupay na hapon na lang at maupay na gabi eh, sa ating mga kababayang Wari-Waray. Diyan po sa Samar, particular, magmula po dyan sa Alen. No? Alen, San Isidro, San Jorge, Kalbayog, ah, patunga po dyan sa Tarangnan, Gandara, San Jorge. Aba, lahat po yan, inadadaanan ng inyong likod, Roland Ote. Kapag kami naglalakbay, patungo sa gawin ng Tacloban. Kaya kabisado ko po yung mga bayan na yan. Oh? Wala tayong bayan na pinalalabas. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, sa segment po natin, talagang lalabas at lalabas yung ating segment na nakatagong paraiso, tagumpay ng Pilipino, nalilika ng maraming trabaho. Hindi ba Secretary Berna ng Department of Tourism? Ano sa palagay nyo? O baka hindi kayo mapalagay, o pwede po akong umalalay. O, at hindi lamang ako, marami sa mga kababayan po natin sa bawat lokal na pamahalaan sa kanilang mga nakatagong paraiso, baka pagka mapagtulungan natin to. Ha? Ang dali naman siguro gumawa ng pakete. Ano ba yung pakete? Yung package tour. Di ba? Marami sa mga kababayan nga natin, sabi nga, nakarating ka ng Canada, pero hindi mo nakita ganda ng Pilipinas na sinilangan mo eh. O, hindi ba sa totoo lamang, ganyan po talaga yung ano, yung nararanasan natin sa ngayon. Meron nga dyan eh, may amusmus na bata pa lamang, dinala na sa Aremic eh. O, pagdating sa Amerika, ano nangyari? Gusto makita yung Pilipinas. Eh, nung makita yung Pilipinas, ayaw nang bumalik sa Amerika. O, dahil nga sa nakita niya yung mga nakatagong paraiso. Napakarami po nating nakatagong paraiso sa totoo lamang. Sa Katerba po yung kuweba, yung po mga falls na yan, yung mga, ano tawag dyan, yung mga Blue Lagoon na yan. Marami po tayo, mga cove, ha? Yung mga white sand beach natin, napakagaganda po niyan. Hindi ko makalimutan tuloy yung naranasan ko dyan sa Barracuda Street. Dyan po sa may gawin ng Coron. Nako! Pagka nagawin po kayo dyan sa Coron, sa totoo lamang, kung meron nga lang po talagang biyahe, bakit hindi ko ihilingin na doon ako magpasko, ha? Kung gusto yung kung doon ako magpasko, sa totoo lamang. Napakasarap pong magpasko at mag-celebrate ng, sabi nga nung iba, Carolan, dito lang naman sa Tagaytay, at saka Satsfiling, hindi namin magawa eh. Pupunta ka pa ng Coron, ano gagawin ko? Wala naman siguro, siguro naman, walang masama. Dahanin na lang muna natin sa pangarap. Ha? O kaya throwback, sabi nga ni Marilisbeth, throwback muna tayo. Talawin mo na lamang yung mga litrato mo nung nakalipas na taon o kaya nung nakalipas na dalawang taon at ibalik mo sa alaala mo kung paano mo ipagyayabag sa Facebook yung mga lugar na napuntahan mo. Hindi ba sa totoo lang? Itaas mo na ngayon. Baba mo nga ako diyan. Beno, at tuloy pa din po tayo. At dahil po dito sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mamimigay po ng 10,000 piso sa mga government workers bilang service recognition. Ayon na rin po sa Administrative Order 37 na pinirman nitong December 18 lamang, kaugnay sa Joint Resolution 4 noong June 17, 2009, maaaring mamigay ng insentibo para sa kanilang loyalty and exceptional financial and operational performance.
kasama sa pagbibigyan ng SRI ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. Uy, buti pa sila nakakaingit ha. Yung pong mga nasa Philippine National Police, uy, sila pa rin. Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management and Penology o BJMP, Bureau of Correction, Philippine Coast Guard at ang National Mapping and Resource Information Authority. Yan. Sila po yung mga mabibiyayaan at mapapagkalooban. Kakinggit naman kayo. Alalim, talagang nakakainggit. Kasi hindi ka nakakuha ng first trans ng SAP. Oh, lalong wala kang second trans. Wala tayong magagawa riyan. Yan eh, talagang babalutan na natin ng unawa at malasakit yan. Siguro naman, nakita naman natin, kumilos ang Department of Health, kumilos ang Interagency Task Force, kumilos ang DILG, lahat naman kumilos eh. Ngayon, sabi nga isang mga barangay, sa barangay ninyo hanapin yung pera, wala naman siguro kayo makukong pera dyan sa barangay. Ha? Kung meron man naging palakasan noon, siguro, tapos na yun. Ha? Sabi nga ang Pilipino, madaling makalimot, matiisin, maunawain. Ha? Ganyan po ang Pilipino eh. Kahit na pinagsisinungalingan na, kahit na nga kinukupitan pa eh. Oh, kaya tanggapin ang Pilipino. Sa akin nakakita, siya sabihin, hindi na siya tatakbo eh. Bigla-bigla, nakikita nyo, tumatakbo na. Saan? San Isal Memorial. Baka akala nyo, di ko alam yun ha. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sa kabila ng ilang minuto na lamang bago po tayo magpaala, eto na naman po tayo. Sabi ko nga po, ayoko na muna magsalita ng figure. Ayoko muna magsalita ng numero. Kasi lagi na lang natatalakay natin eh. Ilan ang ikangay gumaling? Ilan ang namatay? Ilan ang biktima ng COVID? Sa wala pong ginawa sa araw-araw, umaga, tanghali, gabi, pati midnight snack, lumalabas po yung numero. Ngayon pong araw ng Pasko, ayoko na po magbilang eh. Ayoko na magbigay ng numero eh. Kasi kung ako magbibilang po ng numero, gusto kong, sorry, bato-bato sa langit, tatama, huwag magagalit. Kung ako di lamang ang bibigyan ng pagkakataon ng bilang, gusto kong malaman ilan yung inabot po ng cardiac arrest eh, yung sa pamamagitan ng high blood. Ha? Ilan po yung inopera sa gallbladder, ilan po yung nagkaroon po ng diabetes o inatake sa diabetes, di ba? Ilan po kaya yung nagkaroon ng ha? Yung kapag nilagnat itang kaso, di ba? Oh, ilan kaya yung nagkaroon ng bulutong, ilan kaya yung nagkaroon ng hepatitis B, ilan kaya yung na dengue. Bakit yan ay hindi nabibilang? Wala tayong ginawa kundi magbilang ng COVID. Hindi ako, nagtataka lang ako. Ha? Wala tayong ginawa. Para sa akin kasi, normal na isinisilang sa bansa natin 2,000 araw-araw. Isinisilang yun. At normal na rin siguro na meron tayong 2,000 namamatay araw-araw sa iba't ibang uri ng karamdaman. Pero nagtataka ako, bakit ba pagka ilang porsyento na ba kinakain ng natin? Ng ikangay COVID victim? Ilang porsyento na kinakain ng pandemyang ito simula ng mag-lockdown hanggang sa ngayon? Ha? Para hindi tayo tumigil doon sa tinatag nating kabibilang. Pagkamat nakalulungkot, kasi hindi pwedeng hindi ka maniwala, bakit ka mo? Sasabihin, doon nga sa Spain, doon nga sa Italy, doon nga sa Amerika eh. Doon nga sa Australia, doon nga sa Canada eh. Di ba? Ganyan katindi po yung mga nararanasan ng iba nating mga kababayan. Kaya sabi ko nga, mas maganda na po yung kahit na ganito lamang tayo, buhay pa rin, ha? At nakararaos pa rin. At kagaya ng sinabi ko, alin yan. Bigyan natin ang pagtatalakayan. Hindi napigilan yung isa hanggang 15 taon. Wala talagang mapipigil dyan. Kasi kabataan niya eh. Aanabi na, siyempre, ang tarong niya kagad sa tatay niya. O kaya papa niya o daddy niya. Daddy, punta naman tayo kay Ninong. O papa, pasalam naman natin si Ninang. Yan ang mga, hindi mo talaga maiwasan yan eh. Sa kabila ng may kutasan na isa hanggang 15 taong gulang, hindi pwedeng lumabas ng tahanan hanggat mare eh. Nang hindi kasama yung magulang. Kung kasama magulang, wala na social distance.
Wala na nga panuan eh. Diba? Parang ano na lang, parang boxing na lang ngayon eh. Oo. Oh. Eh yung mga matatanda. Oo. Oh. Yung ika ngayon kasi walang naging basi yan eh. Naalala ko tuloy yung isang senior citizen na pinuntahan ko. Sabi niya, Carolan, ano gagawin ko dito? Na ayaw niyo akong palabasin dito. Dahil ba ako'y 67 na? 67 oxo na? Oo. Oh. Hindi na ako pwede lumabas. Eh paano kung malalaman ko na nangyayari at kagana pa sa salasangan? Sa ika nga sa aking mga lugar at aking mga kababayan? Eh gusto ko din lumangap ng hangin. Oo. Oh. Kahit na nga may utot pa yan eh. Kakasabay-sabay yan eh. Ang malaga, kahit na baba, doon nakikita ko yun. Is this normal? Yan ang tanong. Is this normal? Eh paano natin malalaman na ito'y ika nga'y normal o new normal? Oh, eh hindi ba? Ako, kaya ko sinasabi sa inyo yan. Ako, kaya ko sinasabi. Hindi, totoo yun eh. Kaya ko lang sinasabi para kahit na paano nalalaman natin. Oh, ang dami na pong naglabasan eh, hindi ba? Hindi ka pwedeng kumain sa loob na restaurant. Take out lang. Pero kainin mo sa loob na restaurant, pwede. Normal. Hindi, normal. Oh. Ako, marami katanungan eh. O ito, pumasok pa rin yung mga jeepney driver, oh. Carolan, wala na kaming kayang gawin kundi sumulat sa isang karton at ipabasa sa mga motorista na may awa para lamang kami ay makarawas at kahit na papano, eh maging masaya naman ngayong Pasko. Ay, nako. Anyway, at tinabot po tayo ng ating, tinabot na po tayo ng ating oras ng pamamahalam. Siyempre, sa ngalan pa rin po ng DOA Energy International Manpower Service. At kagaya po na sinabi ko, kapag kayo po yung mga nandiyan sa lalawigan ng Samar, Leyte, o kaya Iloilo, ha? Mga Bisaya, sa Aklan, Antique. Pwede po kayo na magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng aming cellphone. Yung pong mababasa ninyo sa mga screen para kayo po ay makapagtrabaho sa abroad. Oh. Iwasan po natin yung maging biktima tayo ng illegal recruiter. Iwasan natin yung maging biktima tayo ng mga illegal broker o illegal agent. Mas maganda na po yung diretsong ikangan na po proseso at tamang sistema ng ikangay pagpapalis at paglabas ng ating bansa. Yan po ang DOA Energy International Manpower Service na nandirito po sa Top Business Center, 2nd floor, Top Avenue, near Quirino LRT Station. DOA Energy International Manpower Service. Again, ito pa rin ang inyong likod, si Roland Hota. Nagadit po ng isang magandang hapon. Tatak po ng isipan. Tibay ng dibdib. Lakas ng pangangatawan. Handa tayong makibaka sa katotohanan. Happy listening. Happy viewing. Mabuhay po tayo lang. At Merry Merry Christmas sa inyo pong lahat. Pray for peace, people everywhere.